Another day, another vlog. Good day mga momshi. So for today's video, gagawa nga tayo ng homemade na nachos. So ito nga yung nabili ko na tortilla na chips sa Mylander. So ayan, gagawa tayo ng nachos. So na-prepare ko na nga yung mga ingredients na gagamitin natin. So ito na nga yung aking giniling na beef. So ito yung ating cucumber. And mula akong white onion, so red onion na nga yung ginamit ko. Okay na yan, laman siyan din yan, char. And syempre ang ating tomato na kamatis. And meron din tayo ditong cheddar cheese. So ayan, so umpisahan na natin. And meron pa pala tayo ditong mayonnaise and cheese whiz. So ayan, umpisahan na nga natin ang paggawa ng ating homemade nachos. So let's go! So, syempre, lagyan na muna natin ng nachos ang ating plates. Ayan. Dalawa nga yung ginawa ko para sa amin ni David at yung isa ay para kay 30. So, sabi ko nga ay 350 lang naman per serving. Charot! So, lagyan din natin tong isa. Ayan nga, at nalagyan ko na ng nachos ang ating 2 plates na para kay 30 at para sa amin ni David. O, diba? Ginandahan ko talaga yung platings ko para bonggesyo sa picture char. Ginisa ko nga yung aking beef giniling sa konting bawang. Nilagyan ko rin siya ng konting toyo at konting laurel and cinnamon. Oh yes, mga momshi, meron po siyang cinnamon. Syempre, optional lang po yun. Kung wala po kayong cinnamon, okay lang din. So, ayan. At in-spread out ko na nga yung aking beef giniling dito sa ating nachos. And next naman, ang susunod nating ilalagay is yung red onion. Again, optional lang din po yan. Kung wala po kayong white onion, ay red onion na lang din ang ilagay nyo. So, syempre, depende rin po yan sa preference nyo kung mas gusto nyo yung red onion or white onion. So, wala naman pong pinagkaibihan, parehas lang ding onion. Ewan ko ba. Basta onion. Maglagay kayo ng onion. And so, next naman nating ilalagay is itong kamatis na hiniwa-hiwa ko naman din into cubes na maliliit. So, ganun din po ang ginawa kong hiwa sa sibuyas. Hiniwa ko lang din siya ng into cubes na maliliit. So, ayan. At kinalat-kalat na natin dyan yung ating sibuyas at yung kamatis. Again, nasa sa inyo po yan kung gano'ng kadami po yung ilalagay nyo. Kung mahilig po kayo sa sibuyas, then go, budburan mo na sa damukal na sibuyas. At kung mahilig ka naman din sa kamatis, di go, buhusan mo rin ng sandamukal na kamatis. Bala ka sa buhay mo basta meron kang ilalagay, ganun. And ilagay na rin nga natin itong cucumber. Again, kayo na po ang bahala kung gaano karami ang gusto nyong ilagay na cucumber. Kasi ako gusto kong maging overload nachos ang ating gagawin for today. So, ayan, at pinaikutan ko na rin siya ng cheese. So, ayan, ilagyan natin ng cheese. The more, the merrier. Mas masarap, mas maraming cheese. Kaya lang kasi konti lang tong cheese natin. Sa sachet lang yung nabili ko. So, ayan, tinipid-tipid ko nga para magkasya yung ating cheese whiz. Kasi nagamit ko na rin yan nung nakaraan sa ating nachos na pinang sausawan ko lang. Okay, so ayan, okay na. And then, sunod na natin ang ating mayonnaise. So ayan, lagyan natin paikot, pababa, pataas, paikot-ikot, charot. Kayo na po yung bahala kung gaano karami yung ilalagay yung cheese and mayonnaise. Syempre, tipid pack lang yung nabili natin para lang meron tayong magawang nachos for today's video. So, ayan, at okay na nga, nailagyan na natin siya ng mayonnaise. So, ang pinaka-final na natin dito is yung ating cheese. So, kung wala po kayong cheese, okay lang po yan dahil optional lang din naman yan. Pero, mas masarap po kasi talaga ang nachos kung maraming cheese. Pero, pwede nyo naman siya bawiin doon sa cheese whiz kung talagang wala kayong keso. So, meron lang kasi tayong extra keso sa freezer. So, ayan nga, medyo nahirapan akong
Kayo rin kasi ang tigas niya, tumigas na siya sa freezer. So, ayan, optional lang yan. Pero mas masarap talaga kung marami siyang cheese. So, ayan. So, malapit na tayong matapos at talaga namang natatakam na ako dito sa aking overload na nacho. So, eto na ang ating final. Oh, diba? Wow! Overload nachos. Napaka-cheesy wow. Niya, mga mamshi. And shrimp, manganta. So, ayan na ang ating taste test. Mmm, sarap. So, yun lamang po. And thank you for watching. Bye!